sa bawat unos, sa bawat hamon, at sa bawat kalungkutang dinudulot ng ating paligid, ay mas lalo tayong tumatatag upang magpatuloy sa araw-araw. Gaya ng sa bawat ulan, parating sumisilay ang pag-asa sa bahaghari, at sa ating pighati, may katiyakang darating din ang hinahangad nating ngiti. Halos 2 taon tayong nakipagsapalaran sa pandemya. Sa pagsasara ng mga pinto sa bawat silid-aralan, ay siya namang pagbubukas ng alternatibong paraan para sa edukasyon ng bawat kabataan. Naging mahirap ang mga unang linggo, buwan at taon ng distance learning, modular at online para sa atin, hindi lamang sa mga mag-aaral, maging sa mga guro at magulang. Sabik na sabik tayo sa muling pagbabalik ng ating nakasanayan. May mga gabing lihim tayong umiiyak dahil sa sama-samang dahilan, habang pinagdarasal na maging maayos na ang lahat ng bagay. Subalit gaano man kahirap ang mga dinanas nating sitwasyon, tunay ngang hindi natatapos sa pagsubok ang pagharap sa buhay. Pinatatatag tayo ng mga hamong ito upang mas maging matapang tayong harapin ang mundo. At hindi natin namamalayang unti-unti nang natutuyo ang mga basang unan na malimit nating iyakan. Matingkad na ang sikat ng araw na minsang natakpan ng maitim na ulap. Ngumingiti na ang mga natutuyong talulot ng bulaklak. At higit sa lahat, mas maliwanag ang pag-asang tinatanaw mula sa mga silid na pininid ng panahon. Sa pagbubukas ng mga paaralan at limitadong klase, sabik na sabik na tayong isuot ang ating uniforme. Hinahangad na makilala ang mga kaklasing sa group chats lang nakakausap, mga guro na sa Facebook lang nakikita, at ang paaralang halos 2 taon ding naging banyaga sa ating gunita. Parang kailan lang, sa mga huling araw natin sa paaralan, ay hindi natin inakalang 2 taon tayong makikipagpaligsahan sa tilaok ng manok at tahol ng aso kapag may online class. 2 taon tayong kinagagalitan ng ating mga magulang dahil sa hindi pa natatapos na module at iba pang requirements. Ngunit ngayon, suot ang pinakamagandang aksesorya ng ating tagumpay. Nakaguhit sa ating mga labi ang matamis ng ngiting minsang ipinagdamot sa atin ang mundo. Naririto na tayo. Tahimik na umiiyak, hindi dahil sa mga gawaing pampaaralan, kundi dahil sa kagalakang matapos ang ating pakikipagsapalaran, ay nahakbang natin ang inakala nating hindi natin mapupuntahan. Naririto na tayo. Patuloy na nangangarap para sa ating mga sarili at sa ating mga magulang. Nagpapasalamat sa ating mga guro na hindi sumuko sa paglalaan ng panahon para sa posibilidad na muling ibalik ang ninakaw sa ating pag-asa ng pandemya. Naririto tayo, natuto at patuloy na matututong gaano man kalakas ang ulan, huwag nating kalimutang sumilong sa ating pananampalataya. Pagbati sa ating matapang na pagsagwan sa laot ng pagsubok. Padayon.